When you accuse, you should be clean, di ba? Sabi nating mahal na ano, aklat ng Biblia, di ba? Anyway, so balikan natin, dapat pantay ka kasi yung justice, Nakapiring yan. Nakapiring ang mga mata. Oo. Pantay ka dapat. Oo. Hindi kaya yung sa atin, para nakasilip yung kabilang mata. Oo. Ang nakita ko dati, ang nakita kong pagkukulang ng Chief Justice, no? Sa akin lang naman, akala, sa akin pa sa akin classmate, no? Eh, dapat dun sa party na parang alam na ikaw ay killing dun sa nag-appoint sa'yo, nag-inhibit ka na sana. Delikadesa, di ba? Oo. Hindi ka na sana magbibigay ng iyong sarili. The best sana talaga. Yun sana. Kung yun ang ginawa niya, hindi na dumating sa ganito. Hindi na. Sasaludo ako sa kanya. Oo. Sa lahat ng gagawa ng ganong gawain, sa pag-ibibigay ng ano, ng justice. Pero ano, tingin ko talagang he is there to, ano, to protect. To protect. Oo, kasi may mga mayroon ng mga utang na loob na ano in the past pati yung papagamot, no, something like that, mayroong operasyon, something, mayroon akong narinig istorya diyan ng mga inside na pag siyempre pag andiyan ay utang na loob at siya pa yung nag-appoint sa'yo. Oh, yun ang isang ating kagalian. Talagang ugaling Pilipino, no? Hindi, sa'yo, katoto, pero mayroong mga kwentuhan na kanya hindi bumitiw yan, katoto. Hmm. Saan mo na chismis yan, pare? Saan mo na ako yan? Sa World Bank. Last week, nabasa ko yan, World Bank. Yan ang isang matindi rin na... Kapag hindi, kapag nag-resign pala siya, swak zero sa World Bank. Uh-huh. Oo, dahil expose yung $119 million na kredito ng na nagamit, no? Mismanagement yun yung kasama. Kaya doon siya madadali naman. Kaya ayaw niyang bumitiw sa pwesto dahil... Criminal naman yun. Oo. Itong utang nito ng World Bank, kasamang classmate Paske, pinautang ng World Bank para isaayos yung pamamalakad sa justice system. Sa ating justisya, di ba? Sa justice system. Si Ben sa time niya na yun. Sa 2010. Hindi, ganito. Sa mga nawa. Sa nawa pa. 2001 o 20. Basta nagsimula matagal na. Kaya pero nung siya na yung mismong administrative bakwan doon, magkaroon na ng kapalpakan sa pag-reimburse. So sa kanya tumama? Oo. Parang nung panahon na niya, naging maluwag. Maraming expenses na wala na sa tama. Nagre-reimburse sila ng hindi dapat hindi dapat kasama dun sa mga gastos dun. So ngayon, lahat yun, mahalungkat na. Kaya, parang ibig sabihin itong World Bank report nito, pinapatunayan na meron siya talaga. Meron talaga. May mga misdeeds talaga. Nagbigado siya. Talagang tagilid. Tingin ko, ako, tinatanong ko anong ibig sabihin nito kasama ang classmate. Sign of protest na rin ito. Ahitin ko lang itong aking balbas. Balbas. Pagka... Tapos na yung impeachment. Tapos na. Baka naman humabahagang hanggang puso din, hindi pa tapos yun. Pwede rin madesisyonan niyo yung impeachment kasi ganito yan. Nakikita ko dyan. Maski ma-acquit siya, kwan ka na, sira ka na Wala na. Yun na lang sa mga katakot-takot na kondominium na yan. Sa mathematics mo, hindi mo talaga malalagay dun sa... Makakapag-conclude ka Paano mo para mong i-reconcile? Tinira pa pala sa mga kanyan sa mga YouTube ba yan? Halos lahat na. Anyway, hintayin na lang natin. Kailangan dumaan talaga. Sa proseso, di ba? Pero isang magandang dating madadala sa atin itong event na ito kasama. Ito ay cleansing ng judiciary. Kasi tata ko rin, maraming talagang hindi kanais-nais na nangyari. Grabe na, sabi hoodlum syndrome. Noong araw, sinabi na ni Pangulong Herrera. Sinasabi na yun, noong araw pa yan. Yes. Kaya bagal lang pag-dispensa nila ng justice. Ikatulad. Awa ang mga may kaso. Katulad nung nung kaso ni Imelda Marcos, di ba? 24 years after kailan lang na-decision ng kuha, no? Ng ombudsman, no? After 24 years, isipin mo 'yon. Ganyan kabagal ang gulo ng hustisya sa atin. 'Yan ang yan ang problema natin. Pero at least, di ba, it's a very good development kung sabihin yung ating demokrasya sa ngayon ay gumugulong siya, di ba?
Tapos dahil nga sa advent ng ating internet, ano ha? Sa buong mundo, nakikita na itong mga pangyayaring to. Ang nakikita natin dyan ngayon, yung mga investor sa ibang bansa, nakikita nila na gumagana ang ating demokrasya rito. Kaya ang malamang yan, ang mga investor sa ibang bansa, pagkatapos nito, papasok sila rito, mag-invest sila kasi makita nila matino ang pamamalakad dito. Sabi nga sa iyo, nararamdaman na rin natin yung hipi talaga. No? So, okay. Ang oras po natin ay alas 4:36. Mag-ano muna tayo? Mag-commercial muna tayo, partner. Ah, okay. Para ano, baka namunting makalimutan no last time eh. Merienda, merienda. Mm. Mamaya, may maganda akong balita sa inyo. Ay, may commercial doon tayo. Bawat hindi ko malalasap ang pagkaing hinahanap ng lahat. Mananabik ka hanggang sa huling kagat. Wala kang bitin. Isunod ko lang sa. Isunod ko lang sa. Para fiesta, sa ang paborito ko, paborito mo, paborito nyo. Sarap! Sarap! Woo! Ayan, Paddy's Point naman! Hindi tayo nabukunta rin. Iba ko yung cellphone ko katulad to, sakwan. Sakwan. Bigyan mo wala yun, baka makainitan yun dahil sa cellphone, ha? Tapos sila ako, eh. Buti ka mo na ang binako nung pangalawang patay ng makina. Kasi diesel yun, di ba, Matic? Eh, kailangan ang hirap itulak, eh. Eh, ngayon, nakaramdam na ako nung sumirot ako sa tahan, eh. Pamatay-patay yung makina. Buta ka ako, baka mamaya yung patay nito, hindi na umistart eh, matirik ako sa gitna. Kaya, sinepo kong itinabi ko na. Ngayon, yung cellphone ko naman, nasa upuan, naiwan ko. Okay, yan po ang ating paboritong tambayan, Paddy's Point. Okay, tungkol naman dito, partner, engineer, kay NBI Director Magtanggol Gandula, sorry. Gumbors. Ito, nagulat, talagang medyo nagulat ako dito kasi ang tingin ko dito kay Gandula, no, walang bahid dungis tong mamanta. Dahil siyang abogado. Abogado, at saka nung lalo na sa Quezon City. Ah, magandang... Dating police director ng North... Ano, Central. Central. Oh, magandang record nito kasi lagi ko ito napapakinggan doon sa... Tumutulong doon sa pag... ano na mga ano ni Rafi Tulpo kasi sinusubaybayan ko si Rafi. Ah, si Wanted sa radio. So dyan ko naririnig yan si Magtanggol Gatdula. Pero medyo... Kaya medyo gulat ako eh dahil na-involve siya sa ganito. Ito ba... Partner, eh, ano bang naano mo rito, naamoy mo rito? Eh, totoo ba to o ano? Totoo yan. Kasi ang, kaya lang, hindi natin yung sinasabing command responsibilities, di ba? Kahit na sa bagay, hindi ka kasali rin sa nangyaring yun. Doon pa lang, eh, no? Ikaw yung hepe. Natural, tatamaan ka rin, di ba? Oo. Pag hindi mo sinasabi. Pero ang masakit kasi ito, ano, eh, talagang outright. Dismiss. Hindi, kasi yung pala, hindi naman nagkulaw sila ni Lima. Sila yung mga kasanggan niyang mga ng pag-advise. Eh, parang... Dinedma niya dahil sa pagkakalang mataas ang senior. Na hindi sa basta, ano? Hindi sa basta masasabi. Eh, isip mo, ilang ano na yung sa nasa FBI yung hapon na yan. Ilang, ano, isang buwan na yata. Na arrestado? Oo, alaga na. Oo. Ano yan, yung nagbibigay na lang ng bungal lagi. may ano talaga?
Okay, sa puno. Kinakatasan talaga. Maraming sumbungan, ha? So, laging pinipitas ng mga... Hanggang may makakatas, kinakatas. Ayan, oo. May tinutuloyan pala yan. Dahil yan pala sa totoong istorya na kuha ko doon sa Interpol na FBI din na nakasahin sa Interpol na sumabit din sila na hindi nila inaasahang masasabi. Ayon doon sa kwento na yon, merong anak na yakuza itong taon to. Yang si itong si Kwan, si... So, ano, Teka, dito pangalan, ano? Si Norilio O'Hara. O'Hara, si O'Hara. Eh, ito pala, anak ng isang yakuza na pinatay doon sa Japan. Aha. Kaya nagtago sa Pilipinas itong anak. Oo. Sa takot na siyang susunod sa patroon. Oo. Di, madalit siya, nagkaroon ng connection doon sa taga Pangasinan. Oo. Doon siya nagpipirme nung madakip. Nung madakip ngayon, yun nga, pinipitasan ng bunga hanggang sa pinangakuha na makakalaya. Hindi nakukompleto yung atas. Naubos na yung bunga. So, nagreklamo yung ano, yung Pinoy na tinutuluyan. Ayun ang kumanta. Nagsumbong yata kay Tulpo rin. Siguro hindi natin malalaman ang connection nila ni Gando. Marahil, alam natin yung pinag-broadcast na yung Kwan, malaki yung hinihingi, no? 15 million. Extortion na eh. Pero 6 na million yung naibigay. Nagagamit ng ano. Ang pagkukulang daw, Katotoy, dapat ikaw ang head ng MBI. Dapat sinawata mo na yan. Hindi, bukod sa sinawata mo, kinuon mo sa immigration. Itinan over. Kasi ang immigration na may karapatan sa ganyan eh. Napapakinabang. Ayun, yun ang... Baka immigration pa makinaba. Kaya safety nila. Putulin mo na kita, partner, ha? Si Rainbow, bigyan natin ng daan. Babalik mo yung putol. Rainbow! Magandang hapon sa'yo! Ano ba? Putol na. Ipuputulin muna yung usapan. Yung tanong, anong putulan niya? Hi, Rainbow. Magandang hapon. Narinig mo yung mga usapan namin sa... Habang buhay may pag-asa, di ba? Yung patay nga may pag-asa, di ba?